Kamusta ka, anime? Ito na ang episode 211 ng season 2, SLAMDUNK Fanmade, na pinamagatang Japan Bilig. Disclaimer lang ka, anime, ang inyong maririnig at makikita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po ito sa original na manga at anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa SLAMDUNK. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na mag-subscribe. At pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3, we quick to click and break the peace. No respect for what they... Mabalik tayo sa nakaraang episodes. Nagpatikim nga ng bagsik ang ace player na si Nozomi. Nasa panig na nga ng Shohoku ang bola at hawak na ito ni Miyagi. Habang idinidribble niya ang bola, dumikit agad ng depensa si Mizuha. Kainis na, humihigpit na ang depensa nila. Mahihirapan na ako na makahanap ng butas nito. Mahinang sabi nga ni Miyagi. Ang ganda ng ginagawang depensa ngayon ng Ogami High. Pigil na pigil nila ang ibabaw. Alanganin kung ipipilit ng point guard na si Miyagi na pumasok sa loob. Puna nga ni Coach Tauka. Ganyan nga team, mahusay ang depensa nyo. Wika ni Coach Namizaki. Bigla nga ipinasa ni Miyagi ang bola kay Mitsui. Pagkakuha ni Mitsui sa bola, sabay tira agad nito. Alanganin ang bitaw niya. Wala sa tamang pwesto. Hindi papasok yan. Wika nga ni Coach Namizaki. Hindi nga pumasok ang tira ni Mitsui. Tumalo naman si Haruto at Tamotsu. Makukuha na sana ni Haruto ang bola nang biglang lumusot sa likuran nila si Sakuragi. Dahil sa taas ng talo nito, nagawa niyang makuha ang bola sa ibabaw. Sabay dunk nito. Pumasok nga ang bola at napapito ang referee. Sabay sabi, basket counted, foul number 7. Ano? Bakit ako ang foul? Gulat na sabi ni Haruto. Ayos! Napakataas mo talaga tumalon, Hanamichi! Ikaw talaga ang hari pagdating sa kuhaan ng bola. Tuwang-tuwa na sigaw ng mga kaibigan niya. Ano? Pero paanong nangyari yun? Bakit may kasama pang foul? Pagtataka ni Coach Namizaki. Inaasahan ko na kay Sakuragi ito. Tagumpay ang ginagawa nating secret na practice, Sakuragi. Mas marami pa siyang pasabog na gagawin na siguradong ikakagulat ng kalaban at ng mga nandito ngayon na nanonood. Sakuragi, lahat ng itinuro ko sa'yo, gamitin mo sa laban na to. Siguradong mas dadami pa ang ahanga sa'yo. Wika ni Coach Anzai. Nag-free throw na nga si Sakuragi at pumasok ang tira nito. Puntos para sa Shohoku. Ang score ay 25-20. Umangat na sa 5 ang lamang ng Shohoku. Nasa panig na nga ng Ogami ang bola at ibinababa na ito ni Mizuha. Zone defense lang team, huwag kayo magpapabaya. Hindi tayo dapat matalo sa kanila. Patunayan nyo na kayo lang ang malakas, sigaw nga ni Ayako. Tama si Ayako, wala kami dapat sayangin na pagkakataon. Kailangan namin gawin ang lahat ng aming makakaya para mapalayo ang lamang namin sa Ogami, mahinang sabi ni Miyagi. Depensa! Depensa! Paulit-ulit na sigaw ng mga tagahanga ng Shohoku. Idinidribble na nga ni Mizuha ang bola. Yun nga lang, hindi siya makaset ng play dahil sa higpit din ang ginagawang depensa ni Miyagi. Si Mizuha, nahihirapan siya maka-atake. Bumabawi ng depensa yung number 7
ng Shohoku. Kung magpapatuloy ito, siguradong pahirapan ang pagpuntos ng team ko. Mahinang sabi ni Coach Namizaki. Ipinasa nga ni Mizuha ang bola kay Nozomi. Pagkakuha ni Nozomi sa bola, sabay atakin to. Sinunda naman siya ni Rukawa. Yun nga lang, biglang huminto si Nozomi sa perimeter area at mabilis niyang idinribol ang bola. Sabay step back nito. Ang galing ng galaw na yun. Walang nagawa ang depensa nung number 11. Sigaw ng mga tagahanga ng Ogami. Itinira nga ni Nozomi ang bola. Dahil malaya niyang naibitaw na maganda ang bola, ayun, pumasok ito. Puntos para sa Ogami. Ang score ay 25-22. Baba ulit sa tatlo ang lamang ng Shohoku. Mahina ka pala, number 11. Wika ni Nozomi sa harap ni Rukawa. Napatingin na lang sa kanya si Rukawa. Ang galing mo talaga, Nozomi. Sa uri ng galaw mo na yan, mahihirapan talaga sa'yo ang kupunan ng Shohoku. Wika ni Okido. Kahit si Rukawa, nahihirapan sa number 24. Ibang klase ang galaw niya. Sa palagay ko, makakalamang ang Ogami na yan pag hindi nila napigilan ang number 24. Puna nga ni Coach Takato. Kilala mo naman si Rukawa Takato. Hindi yan basta lang magpapatalo. Sagot ni Coach Tauka. Nice shot, Nozomi. Ngiting sabi ni Mizuha. Nginitian lang din siya ni Nozomi. Sabay sabing, depensa na tayo. May tatlo pa silang lamang. Bumalik na nga sa depensa ang Ogami. Nasa panig na nga ng Shohoku ang bola at hawak na ito ni Miyagi. Mag-focus lang kayo sa ibabaw. Huwag na huwag nyo silang hahayaan na makabuelo. Yung ilalim, lagi nyong titingnan. Huwag nyo iwawala ang mata nyo sa kanila. Malakas na sigaw ni Coach Namizaki. Umiinit na ang laban. Sino kaya sa kanila ang mananalo? Nakaka-excite talaga. Binibigay talaga nila ang best ng bawat isa para mapaganda ang laban. Wika ng mga manonood na napapahanga sa pinapakita magandang laban ng magkabilang kupunan. Idinidribble na nga ni Miyagi ang bola, pero mahigpit ang depensa ni Mizuha sa kanya. Huwag mo nang subukan at pipigilan kita, wika ni Mizuha. Bigla ngang umatake si Miyagi. Yun nga lang, hindi siya nagtagumpay na makalusot sa depensa ni Mizuha. Huwag mo ipilit, Ryota. Ipasa mo sa magandang pwesto, sigaw ni Ayako. Dahil hindi makalusot si Miyagi, ipinasa niya ang bola kay Rukawa. Pagkakuha ni Rukawa sa bola, biglang takbo ni Sakuragi papunta sa 3-point line. Dito, Soro, sigaw ni Sakuragi. Pero hindi siya pinakinggan ni Rukawa at itinira niya ito. Sinabayan naman siya ni Nozomi sa ere at nagawa nitong masalat ang bola. Sasablayan, wika ni Nozomi. At yun nga, hindi pumasok ang tira ni Rukawa. Nagtalo na naman si Akagi at Haruto para sa rebound at nagawang makuha ni Akagi ang bola. Biglang takbo ni Sakuragi papunta sa loob. Kori, ipasa mo sa akin, wika ni Sakuragi. Sakuragi, wika ni Akagi, sabay pasa niya ng bola kay Sakuragi. Pagkakuha nga ni Sakuragi sa bola, sabay angat nito. Sinabayan naman siya sa ere ni Tamotsu at Nozomi. Maaabot na sana ni Nozomi ang bola nang biglang ibinitin sa ere ni Sakuragi at isang fadeaway shot ang ginawa niya. Pumasok nga ang tira nito. Kaya ang score ay 27-22. Balik sa lima ang lamang ng Shohoku. Mahina ka din pala, number 24. Puro yabang ang sinasabi mo sa mga kakampi ko. Eh wala ka naman din pala kwenta pagdating sa depensa. Sa susunod, pag magyayabang ka, siguraduhin mong matatalo mo kami. Seryosong sabi nga ni Sakuragi.
wala ngang nasabi si Nozomi kay Sakuragi. Sobrang galing. Halimaw maglaro yung number 10 ng show ko. Halos dalawa lagi ang pumipigil sa kanya. Pero hindi sila magtagumpay na pipigilan ito. Paghangang sabi ng mga tao. Tanggal nga ang yabang ni Nozomi kay Sakuragi. Ano pa kaya ang susunod na mangyayari sa laban? Sabay-sabay natin abangan yan sa painit na pag-aharap ng Ogami at Shohokuhay. Muli, maraming salamat. This is Phantoman and sign out. Bye-bye!